magandang hapon sa inyo. Napanood na niyo yung volume 3 ko sa mga youth techniques, youth practice, no? Yung mga youth natin para matuto. So, nasa number 3 na tayo, na-upload ko na yung number 3 kahapon. Ngayon, nasa ano na tayo, volume 4. Tatapusin ko yung volume 5, mga guys, alang-alang sa inyo para wala tayong problema. So yung ano namin, nakita namin yung bahay, discover namin, walang tao. So nandito kami, dito na ako mag-perform sa inyo. Baka mga guys, nagdadalawang isip kayo, bakit ganun ang tirada ko noon, downward piece. Ito yung downward piece, mga guys, ang target to, yung bayag ng lalaki. Okay? Pag tira mo doon, simple yuyok po siya, dahil masakit eh. Tira mo yung ano elbow mo. Pagkatapos ng elbow, i-release mo yung chop mo. Balik ka. Ito yun. Ano mo to? Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Okay? Again. 1, 2, 3, 4, 5. Okay? Again. 1, 2, 3, 4, 5. Yan ang application, mga guys. Ito, downward piece. Pero nandito tayo, ipakita ko sa inyo yung combination ng pansing, puntal kick. Ready? Again, puntal kick, pansing, downward piece, elbow, chop, grapping ka, grapping. Pag mag-grapping mo yung kalaban mo, ito, grapping, bang! Tirahin mo ng knee kick, bang! Yung mukha niya, dito. Okay? 1, 2, 3, 4, 5, grab ka. Hawakan mo yung kalaban mo, dito, dalhin. Hits! Again. 1, 2, 3, 4, 5, grapping. 6, 3. Ito, grapping. Hawakan mo yung maigi yung kalaban mo. Pagkatapos, ano, tirahin mo sa i-kick. Hey! Okay. Ayun. Application natin. Pagkatapos ko na yung application yung iba. Diba, na may downward na tayo. Outside i-kick na tayo. Pag outside knee kick, tirahin ang side thrust. Hindi makita na side thrust, wala pa naman ang knee kick. Okay? Again, 1, side thrust, 2, 3. Okay? Again, 1, outside block na, 2, 3. Ho! Okay, yan ang palaob niyo mga guys. Okay, ngayon, kung dito tayo, mag-inside knee block tayo, 1, kung na-picky ka, diretso na. Turning low. 2. Yun ang follow-up mo. Again. 1. 2. Yun ang follow-up mo mga guys. Okay. Again. Kung dito, sa lift knee block mo, 1. Pwede yung turning low mo. 2. Okay. Again. 1. Okay? Diba guys? Yung ano, ngayon, ipakita ko sa inyo, para hindi kayo magtaka, yung mga stances. Stances to. Para hindi kayo pa malimutan yung mga stances, pangalan. Ito nga guys, sa karate to, straddle stance. Pero sa kung po to, horse stance na tinatawag. Ito nga guys, right foot forward, forward stance or fighting stance. Ito, left foot forward, forward stance, fighting stance to. Ito mga guys, may ano tayo, minsan magamit natin yung back stance or cat stance. Ito yung tinatawag cat stance sa kung fu. Paano ito magamit? Kung yung opponent mag deliver ang reverse straight punch, dito ka. Side, face, wood.
ang combination mo to kasi nakaano ka eh. Nakahang yung lift na paa mo. Yung combination nito is jumping frontal kick. Hoy. Okay? Ngunit si tinatawag na cat stance or back stance. Ito, tawag to, cross legs. Cross legs. Ito, cat stance or back stance. Ginagamit sa kung fu. Ito, lift foot forward, forward stance or fighting stance. Ito, ito yung saddle stance na tinatawag. Pero kadalasan kung mag-sparring kayo, ito, lift foot forward, forward stance. Okay, example, pag-deliver siya, mag-deliver ka ng frontal. Pag mag-downward block siya, diretso ka na pansing. Ay! Pag pansing mo, pag ano niya, makadipin siya, i-roll mo yung kamay mo, papunta sa bayag niya. Pun! Ah, di ba? So, lulusot ka, lusot ka. Pagkatapos kung mag-block siya, kapikin ang block niya, puno, tamaan na siya. Diretso ka sa elbow. Dito siya, bigay mo yung chop. Nakita niyo sa volume 3 na ano ko, na vlog ko. Importante talaga yung kicking. Dapat may kicking teknika. Tandaan mo mga guys, pag mag-lift foot forward ka forward stance, walang opponent na titira ng reverse street punch na hindi mag-forward. Mag-forward talaga. Pag-forward niya, kunin mo yung paa niya. Pababa. Ito yung paa niya. Nandito. Pagpansin ka, pagkatapos, itulak mo siya dito. Parang side sweep. Dito. Dito muna siya tirahan. Huh! Oh. Pagkaan mo. Or, pansin siya. Pagpansin niya, dito, mag-street pan siya, mag-add siya ng forward. Oh, kung left siya, mag-add siya ng right. At ikaw naman, right ka din. Pung! Nandito na ang paan niya. Pag mag-ano siya, mag-dipinsa siya dito, itulak mo yung shoulder niya. Dito. Nandito na siya sa baba. Diyan mo tirahin. Simple lang yung martial arts mga guys. I-analyze mo lang. Okay? Pangatlo mga guys, ito yung elbow techniques. Ready? One. Inside block. Two. Three. Outside block. Four. O, tingnan nyo mga guys. One. Two. Okay. One. Two. Three. Sigang. Grapple, grab, pa elbow, four, and last one is knee kick, two, okay, nakuha nyo, analyze nyo, magpans yung opponent, nag-outside block ka, pansing ka, magpans niya, nag-blocking siya, blocking na dito, release yung, ano mo, yung chopping mo, dito mo kunin, grab mo yung shoulder, or sa ano niya, damit niya, papunta dito sa, ano mo, dito sa knee. Knee block mo siya. Tamaan yung mukha niya. Hoy! Ito. Okay, imagine. Pansing ang opponent. One, pop! Sika. Hup! Pansing siya. Hup! Release ka. Grabbing mo. Pagkatapos, dalhin mo dito. Hey! Okay? Dalhin mo dito. Hey! Yan. So, sa on guard ng karate at sa kickboxing iba. Sa karate dito. Kasi po yung sistema eh. Pag hindi mo matamaan, hindi mo ma-reverse yung pansing mo, hindi mo babalik sa pisto yung pansing mo, hindi yan, ano, point. Hindi gaya sa Philippine kickboxing or Philippine Wudu Kwantang Sudo. Ito. Dito, dito, dito. Mas advantage tayo kung full contact yung ang gamitin natin sa martial arts. Full contact. Full contact. Importante full contact. Kasi kung karate, okay yung karate. Pero kung masanay kayo sa karate, magpuntos ka, magpuin ka. Magpuin-puin ka pa. Ha! Balik ka pa dyan, dito. E importante dito, sa self-defense, hindi ay yung forma. Ang importante, yung makadepensa ka sa sarili mo. Katulad dito, right hand. Outside block right hand. One! Pansing. Two! Okay? Pagpansing. Boom! Three! Boom! Dalawang pansing. Yung knee niya, nakita niyo, nag-forward yung knee niya. Sentas ano? Three! Again. One, one, two, three! Oh, knee niya. Di ba siguro, mabalik sa dito. Knee. Okay? One, two, three! Huh? Kung aatras siya, yung kalaban mo aatras,
dito ka na sa in turning fist or back fist. Hey! Diba? Yan. Yan ang mga volume pour natin, mga guys. Tingnan nyo, analyze nyo yung mga technique. Ako, mga guys, sa totoo lang, 14 years old pa ako. Nagturo, nag-practice. Ah, 17 years old ako, nagturo ako ng martial arts. Hanggat natanda na, nagturo pa rin ng martial arts. Pero sadyang, umaabot ng time na yung, yung club, nakita ko na hindi stable. Minsan marami tayong estudyante, minsan maliit, tatlo lang, apat, lima na lang. So hindi stable. Nag-shift ako sa sa skill ko, nagiging safety officer ako. By 2013-14, nagiging safety practitioner ako. Accredited dulo, duly, safety practitioner. Okay? So ngayon, nasign ako ng Panglao. Dahil sa pandemya, sa Cebu, wala pa. Wala pang hiring. So nag-apply ako sa ibang kumpanya, sa Diblearn. So pumunta ako dito sa Panglao kasi may project. Nandito ako, sa Bohol. Ngayon. Maybe next week, papunta na ako Cebu. Balik na naman ako sa pagturo. Marami akong estudyante doon. Una sa lahat, magpapasalamat ako sa master ko. Si Master Jonathan Bonifacio, salamat sir. Sa mga natutunan ko sa iyo. Lalo na kay Grandmaster Willie Grandisa. Yung Grandmaster namin. Kay Sir Hinoy Eugene. Sir Eugene, sir. Saludo ako sa iyo. Ah, grabe ka. Magturo. Yung mga tinuro mo noon, nandito pa sa akin ngayon. Hanggat ngayon, matanda na ako. Eugene. Sir Eugene, Sir Hinoy. Ngayon si Sir Eugene nandito na sa Duli, Sir Villanueva. At saka of course, yung master ko sa Chui Li Foot Kung Fu, si Sir Vincent Borromeo, sir. Attorney Vincent Borromeo, sir. Magandang hapon sa iyo, sir. Kung saan man kayo ngayon, nakita mo yung video ko, nagpapasalamat ako sa iyo. Taos pusong nagpapasalamat sa iyo, pagturo niyo walang bayad. Salamat, sir. Lahat ng mga master ko, nagpapasalamat ako ngayon. Maraming salamat sa inyo. Hindi ko kayo makalilimutan. Salamat.